Welcome to next topic, online selling, e-commerce. We have a special guest tonight. He is into, of course, online selling. Let's meet him, get to know his background, what, why, and how he got into online selling. Let us welcome to the show, Emil E.A. Serrano. Welcome, E.A. Yan, good evening. Good evening po sa lahat at sa lahat ng nanonood dito sa ating show sa Sony. Sa Peaceabilities. Peaceabilities here in CBRC.tv. Ano ba yan? Nagla-live ka ba? Nagpe-Facebook yung nakikita natin na mine. Nagaganon ka ba niyan, EA? Hindi po, sir. Hindi po yun yung typical na like yung nag-video tapos mamine mo. Hindi po siya ganun. Actually, siguro napapansin na rin ng iba to, yung mga nagpe-Facebook, syempre. So, yung mga nagpe-Facebook kasi, sir, meron tayong tinatawag kasi dyan na, sir, na yung Pixel ID. Yan yung parang AI ni Facebook. That is artificial intelligence ni Facebook. So, kumbaga, to cut the long story short na lang, alam ni Facebook yung hilig ng lahat ng tao. Kumbaga, ano yung interest mo, Facebook knows it. Kumbaga, kung ikaw, mahilig ka sa sapatos, so, alam ni Facebook yung hilig mo sa sapatos. Nag-like ka sa isang bag, or mahilig ka sa bikes. So, alam ni Facebook yung hilig mo. Kaya, kami namang advertisers, okay? We are buying that data kay Facebook para ipakita namin dun sa right people yung aming product. Kunyari, ako nagbebenta ako ng accessories ng bike. Siyempre, ang gagawin ko dyan is gagawa ako ng advertisement, maybe in a type of video, yung kung para saan yung product na yan. Okay, tapos kami yung merong nakikitang shop now. Kung alam niyo yung sa Facebook, yung may shop now doon, tapos may sponsored sa taas, kami yung magawa naman. Okay, so once na kinlik nyo yung shop now na yun, kasi you are the right people na pagpapakitaan namin. Kumbaga, we are targeting the right people. Parang pwede ko siyang sabihin na in the month, sir, parang hindi ako magbebenta ng yellow sa Alaska. Parang gano'n, kasi malamig na ito. So, in the story short, parang dahil mahilig ka sa ganito, sa sapatos, ang ipapakita ko sa iyo, pag nag-advertise ako ng sapatos, no, I will buy the data from Facebook na, hey Facebook, parang sasabihin ko kay Facebook na ipakita mo to sa mga tao na mahilig lang sa sapatos. So they will be the 80 to 90% people who will be most likely bibili ng products ko. So sa aspeto ng negosyo, marketing, admin, production, yung marketing, malaking tulong sa iyo ang Facebook. Facebook, yun po yung main marketing ko na ginagamit. Yun ang main marketing tool mo. Facebook ads po, yes. Okay. Saan kayo nagbebentahan? Pag bumili siya, okay, kasi meron dun na parang... Nagka-interest pa lang siya. Nakita niya yung advertisement mo sa Facebook. Hindi niya nilike. Nag-shop now siya. Diretso siyang nag-shop now. Automatic kasi yun, pag nag-shop now na siya, tapos naglagay na siya ng details niya dun, pagka... Naglagay na siya ng shipping details niya. Parang pagbili lang sa Lazada. Kunyari, sinaplaw mo, gumili ka doon, naglagay ka ng shipping details mo. The moment na binili mo yon, meron kami backend na nakikita namin yung lahat ng bumibili. Tapos, with that, ipapadeliver na po namin siya sa aming third party na partner, which is yung mga courier partners natin. Like, name it, parami po dyan na courier partners natin. Pag nag-click sila ng shop now, pumupunta na sila sa website mo. Tama ba po? Direct na po sa website. Yes, sa website. Lumalabas sila. Yes po. May sarili po tayong website na na para doon sa kanilang bibili. Meron na po tayong sariling website. EA, pakita naman ng ano, kung ano yung nagiging itsura. Baka nandyan na kami, ginagawa na namin pala yan. Ikaw pala ang nakikinabang. Pwede ba natin mapakita? Yes po. Actually, ganito po siya. Ayan. Sa mga clients, no? So, nakikita natin agad yung mga pumapasok. So, nandito yung presyo ng binibili nila, kung anong oras nila binili. Ayan. Ikaw yan. Ikaw nakakakita niyan, yes, Sir EA. Ikaw nakakakita niyan. Oh. Tapos, dito naman, dito mo makikita yung, yung mga pumasok na pera. This is just ano yan? Benta mo yan? Benta mo yan? Actual na benta yan, hindi yan slide.
Hindi yan slide EA, ha? Actual na benta mo yan. Apo. Ayan. Oh. I-scroll ko. Oo. So, ito yung orders naman. Ito yung mga tao. Mga orders. Ito nalaman yung mga tao kung sino yung bumili ng ganitong presyo, sino yung bumili ng ganitong presyo. So, nandyan po. Nandyan yung mga, sample itong tao na to. So, pag binuksan ko po yan, ayan, nakikita po natin kung ano yung pinili niyang products. Ayan. Saan siya. Ayan. Okay. So, EA, hindi ko maiwasan pansinin. Meron akong nakita ron, 1.8 million. Apo. Yung 1.8 million yan ng benta mo sa nakaraang tatlong taon? Hindi po. Ito po yung date niya. Benta mo yan sa ganong katagal na panahon? Ito po, September 11 to October 31. September 11 to October 31, 1.8 million ang benta mo. Yes po. So kung mga 30% yan, halos kalahating, lagpas kalahating million na yan. Tama ba ako? Oo. Yes po. Yung pinakita mong site na yon, na tinanggal mo kagad, baka nakatingin ng BIR, pero okay lang, yun na ang parang admin mo. Yun na ang parang, marami ka bang empleyado para sa mga accountant, tagakuha ng order, o automated na yan? Automated na kasi siya, sir. Actually, ang pinaka magiging empleyado mo lang siguro kung kukuha ka ng tao mo, no? Is yung tagasagot ng inquiries. Kasi yung tagasagot ng inquiries, hindi mo maiiwasan, marami talaga, no? Hindi ko naman na sinasabing na hindi siguro marunong ang Pilipino, pero malamang hindi pa talaga sila equipped ng todo when it comes to online. Kasi kahit nakikita na nila yung presyo, minsan how much pa sila na, how much? Sinisigurado. HM. paano order? Nandun yung sasabihin, paano order? Pero normal naman yan. Kasi siyempre may mga iba naman na hindi naman din siguro nila alam kung saan nila ilalagay. Lalo na yung mga medyo may edad na. No? Yes. Mga Pilipino, hindi talaga nila... komportable, hindi komportable. Gusto nila yung tinawagan muna sila. So, kailangan mo pa rin ng mga tao. Siguro out of mga 1.8 million kung doon sa sales na yon is siguro ang kalahating million doon is nakuha dahil sa mga inquiries lang. So, yung iba ng direct na umorder, but the other people are ordering via yung nag-haupat sila, tapos nagsisend sila ng number, tatawagan mo sila. So, that's the use of my virtual assistant. EA, ano mga binebenta mo, mabilisan, for five products na masasabi mong binebenta mo? Meron kang... meron ako mga wala po akong factory. Actually, inaangkat ko lang lahat ng products ko. Ang products ko made na, nandyan na sila. And may mga products ako, siguro kung magbabanggit ako, may beauty products ako, yung niche na lang ng product. Sige. May beauty products ako, may mga para sa sasakyan, may damit din, may sapatos, may relo, mga ganun lang po. So, trader ka, namimili ka wholesale, tapos binebenta mo. Yes po. Tama? Ang kagandahan pa rito, EA, sa akin, correct me if I'm wrong, ha? Yung produkto na ino-wholesale mo, bago mo bilhin, meron ng order. Tama ba ako? Yes, that's the good thing with e-commerce. Kasi sa e-commerce, you don't have to have the physical product first bago ka magbenta. No, ang pagkakaiba ng online, kaya ako nagustuhan si online, no? Kasi although ngayon, kahit pa paano, may kapasidad na rin akong magtayo ng... Kasi nung una, when I started doing e-commerce, kasi nga, ang rason ko, kaya ako mag-e-commerce. Kasi limited yung funds ko. So, wala akong ganun kalaking pera to put up my physical business kagaya ng kung ano yung normal na negosyo sa labas, like kung merong mga damitan, sakatusan, mga ganun, na like normal kind of business na pwede nyo tayo. And my first reason before is that wala akong ganun kalaking tulungan. Wala akong pera nilalabas. Kasi, tapa lang, tapos yung mga signage, yung mga lahat na lang. Diba? Yes. Kailangan i-provide. So, nung una, ang naging problema ko is that I don't have enough money for that. So, kaya ako mag-i-start ng e-commerce. Pero nung kumita na ako sa e-commerce, no, nung may nag-o-offer sa akin na, ay, gusto mo magtayo ng ganito? Ang inisip ko na lang at lagi ko sinasabi sa kanila is, bakit kayo lalabas yung pera ko dyan? Idagdag ko na lang sa puhunan ko dito.
dahil mas mura lang yung puhunan ko dito, malaki yung kitain ko. So parang hindi ko naman sinasabi na I'm not against with the people who's having their own business. That's okay, that's normal. Pero si e-commerce kasi you don't have the product yet, pero binenta mo na siya. So hindi kailangan hawak mo na naka-inventory sa'yo bago mo siya ibenta. So what I'm telling is, kung meron kang camera, for example, ikaw, meron kang cellphone, cameras, nag-stack ka sa'yo, and sinabi mo sa akin na, I mean, can you please sell my products? So once na-benta ko pa lang, doon pa lang ko bibili sa'yo, kasi meron lang bumili sa akin. Correct. Otherwise, pag walang bumili sa akin, sasabihin ko sa'yo, no, I cannot buy your stocks kasi wala namang bumibili. So market ko muna siya. Pag na-market ko siya, pag maraming bumili ng products, by that time, doon pala ako bibili ng bulk orders. Malalaman ko naman siya kung sellable talaga yung products o hindi. So alam ko naman pagka yung unang ads ko pa lang sa kanya, unang push ko pa lang sa market, bumenta na siya ng malaki. So alam ko na kung magkano yung order kong piraso sa'yo pag sa susunod na bebentahan kita or bibilhan kita ng products. So yung pinakamalaking problema or challenge ng karamihan ng negosyo, inventaryo. Sa'yo, hindi problema inventaryo. Kasi hindi naman ikaw gumagawa, wala kang raw materials, wala kang stocks na naka-warehouse, na pinuhunan mo muna, natulog yung pera mo, kasi binibili mo lang kapag may order na sa'yo. Tama ba? Yes po. Wala po akong problema pagdating sa ganun. Dahil yung lahat ng aking bibiling products, in fact, yung pagbili ko ngayon, hindi na nga nagtatagal sa office, kumbaga, or sa bahay. Kasi nakita ko po yan. Nakita ko yan. Hindi po talaga nagtatagal. Kumbaga, lahat ng in-order ngayon, bukas, mababalot na siya, and lalabas na siya sa warehouse. So, hindi ko nga siya sasabing warehouse. Hindi naman siya warehouse. Kumbaga, dinaanan lang ng produkto. Parang gano'n. Just to put the airway bills. Ano? Paano ba mag-umpisaan yan? Paano ba mag-umpisa dyan? Actually, sir, sa totoo lang, maraming nagtatanong, sir, nakakagaya ng tanong niya sa akin. So, sa pagsisimula dito, actually, pag gusto mo talaga siyang gawin, no? Madali lang naman kung totoo, sir, madali lang siyang gawin. Kailangan mo lang talaga na sigurado may someone na mag-guide sa'yo on how to do it. Okay. Kasi first thing, pagka sinabi natin selling via kagaya ng ginagawa namin, no? You have to have your own website. Kailangan mo ng website. Kailangan mo rin siyempre ng, hindi naman gano'ng kalaking pera, siguro konting pera para pampuunan sa ads. Hindi naman konting gano'n. Kaya naman din gano'n yung kinikita ko sa ads, sa selling, kasi I already invested to ads. So medyo malaki na yung ginagastos ko rin sa ads. Siguro may papayo ko sa mga gustong mag-start na mag-e-commerce, no? Lalo na kapag gusto nyo yung gaya ng ginagawa ko. Kasi there's a lot of e-commerce din dyan na pwede nyo simulan na wala talaga kayong puhunan. Sample nga yung sinasabi ni sir, yung mga nagla-live, nag-post. But then again, of course, minimal lang din yung income na papasok pagka ganun. Pero kung gusto mo talagang maging big-time e-commerce, or hindi naman sobrang big-time siguro, pero yung maalwan kahit papano, yung ayos naman na yung buhay. Hindi na yung yung gaya dati. So you can start doing the same, nakagaya ng ginagawa namin or ginagawa ko. So you will have to have your pinaka-importante, meron ka na yung lakas na loob. Pinaka-importante. Tapos syempre number one dito is internet . Kailangan dapat may internet ka. May internet ka. At the same time, siyempre dapat may laptop ka para magawa mo yung mga dapat gawin, kasi napaka-importante na. At yun nga, yung someone who can guide you to do it. Kasi pagka gagawin mo ito mag-isa, pag-aaralin mo ito mag-isa, baka magaya ka sa nangyari sa akin noon na when I start doing it. At the end of the day, no, naubos ko na muna yung malaking-malaking pera bago ko na-crack. No? So, you can watch. Actually, marami namang nagkalap ng videos din kung gusto mong gawin . But then again, nasa sa'yo na yun. Kung how would you like to do it? You want to do it the hard way or the easy way? So, Website mo, yung wondershop.com. Buhay pa ito. Buhay pa ito, no? Yes po. Yan, yung wondershop.com.
yaang website na yan, sa'yo yan. Apo, sa'yo po yan. Oo. Tapos ito yung mga iba't ibang produkto. Nakikita kaya sa screen na ini-scroll up ko? Nakikita po. Nakikita. So, meron kang fashion, merong beauty products, samot-sari, no? So, dito pa lang, para kang department store, pero hindi mo pa binili yung mga produkto na yan. Tama ba ako? Base sa usapan natin kanina? Yes, ba? Tama ko. Kapag marami nang umorder sa'yo, saka mo pa lang tatawagan, babayaran yung supplier mo. Tama ba? Yes. So, susi din talaga yung makahanap ng maraming maayos na supplier. Kasi baka mamaya, hausyaw din yung supplier mo, pinaasa ka lang, masisira yung tindahan mo. Tama yes. ba? Tama po, tama. So, aside doon sa marketing, kasi sa admin mo na may tumutulong sa'yo, yung automated, ito yung tama bang sabihin ko? Aside sa marketing, ito ang pinakasusi, yung product sourcing mo? Actually po, yung product sourcing, may sobrang dali na lang ngayon na paraan para maliwas. Siguro nung nag-start ako 3 years ago, mahirap talaga yung mag-product source. Pero ngayon kasi may mga softwares na ginagamit na kapag nakikita ng software na yun, yung isang product na sobrang dami yung pumipili, lalo na kahit sa ibang bansa, parang nanonotify yung software na yun na, ay, itong product na to, ang dami yung bumili. So, ibig sabihin, parang winning products. So, meron akong parang ganun na magpapakita rin siya sa akin. Kumbaga, nanonotify din ako na ay, ito winning products to. So, meron akong ganun. So, madali na lang talagang makakita ng winning products. In fact, ang totoong problema ngayon na nakakaharap ng aming kagaya kong online seller, which is kaya naman kasi siyang tisin. Kumbaga parang siguro kung wala yung ganong issue is mas malaki pa yung kita. Pero ang totoong nagiging issue ngayon is not about the kung ano yung products na ibibenta, is kung ano yung products na mabilis sa market. The issue here is minsan yung mga umu-order na hindi nila talaga kinukuha. So 70% lang ang success rate out of 100% ng delivery rate. Yes. So kung may umorder sa yung 10, baka 3 doon hindi nga itutuloy, tama ba? Yun na po yung statistic na nakita ko based on my observation dito sa Pilipinas. Actually kahit sa ibang bansa, kahit sa Dubai, ganyan din yung nangyayari sa akin. Hindi natin may iwasan yun dahil we are selling via cash on deliveries. So, pag cash on delivery. When we do cash on delivery, yun nga, yung iba, hindi natin alam kung totoo yung minsan yung rason nila, di ba? Or dahil lang sa ano sila, sa nagustuhan nila yung product, kung una nilang nakita, nag-buy it now sila kahit wala silang pera. So, minsan bumabalik yung item sa amin. So, yun yung pinaka-issue po namin. Other than that po, siguro pag sa e-commerce, pero kumbaga, yung issue nyo, sana instead na 30% lang or 25% lang yung kitain, dapat nakita namin doon nasa mga 60% eh, kung lahat na pero dahil sa mga ganong issue, marami talagang bumababa yung percentage ng income. Kaya, yun. Yung benta na 1.8 o isara na natin 2 milyon kada buwan at nagneneto ka ng 30% ng 2 milyon 600,000. Realistic ba 'yun o baka meron ka lang talagang balat sa swerte, EA Serrano, ikaw lang ang kumikita o bumebenta ng ganyan? Actually may papakita ako sa inyo para at least makita niya na hindi lang ako yung kumikita ng gano'n. Sige. Nagturo kasi ako ng mga sa mga tao. Yan ang kagandahan po kay EA. Nang siya ay kumikita na, kaya ko rin po yan nakilala. Aba, nagtuturo ng how to start your online store. Kaya ko po nakilala yan si EA. So, binabahagi nga na rin yung natutunan niya, na experience niya. Kaya hanapin nyo po yung Facebook ni EA Serrano. Ayan, yung pangalang nakikita nyo. Pero ano yung i-share mo, EA?
Ayan sir, ipapakita ko lang yung mga taong natulungan ko rin kahit paano. Para at least makita nila na hindi lang ako yung yung ano dito, yung makita ano. So ito yung si Ma'am Ann Halley, Sir Doji. Pilipina yan? Pilipina? Yes po sir, Pilipina po. Siya po ay isang nagtatrabaho sa Singapore. Ah, okay. So, may online store siya po dito sa Pilipinas din nagbebenta. So, isang buwan, siguro hindi ganun kalaki, pero 331,000 kung kunin natin yung 25% to 30%, kaya paano may... 100,000 piso din yan, ha? Yes, sir. Ah, isang hindi, hindi nila lang pala yan. So, 300,000, may kita ka na 100,000. Yes. Not bad at all. Ha? And that is only for one item. Kasi paano mo malalaman yung isang products? Okay, isang product lang yan. Nandito po sa baba. Ewan ko kung nakikita yung aking cursor. Oo, yan. Ah, oh, na, yung gumagalaw na cursor mo. Ah, hindi yan yung buong benta ng kanyang online store. Isang produkto lang yan. Na po. Yes po. Aba, ano eh, paano? Totoo ito, Emil, kaya ko naman tinanong, hindi para sa benefit ng audience natin, hindi sa ako nagdududa sa'yo. There is really commerce, business, trade, may economic cycle talaga in online or in e-commerce. Meron talaga. Actually, meron talagang, ano, kaya ko pinakita yun kasi ang point ko lang po dito is that hindi lang po ako yung kumikita. Marami pong iba na actually, yung ibang mga kaibigan ko sa Pilipinas, malalaki din yung kumikita. In fact, may kumikita ng gross sales na 10 million in a month. Gross sales? Gross? Wow! Ayaw lang nilang masyadong magkakilala. Siyempre. Baka hulit sila. And yung mga nauna kong kaibigan sa Pilipinas, actually, they are earning this. Isang store lang, nag 10 million, 15 million. Actually, yung pinaka-highest ko dito sa Pilipinas is in one month, nag 9.91. Ang benta mo? Ang benta, no? Wow! Wow! anong huling mensahe mo sa mga tagapanood natin tungkol sa online selling, being an online entrepreneur, at kung pwede ka nilang gambalain, magpaturo o magpatulong sa iyo, ang huling mensahe mo sa kanila? Siguro masasabi ko lang sa lahat ng mga gustong mag-commerce or maging online entrepreneurs, kaya nga nang sabi ko sir, una sa lahat, syempre kailangan yung lakas ng loob nyo and just keep trying. Kung alam nyo kaya nyo siyang gawin, mas magiging madali kung magpa-guide kayo sa mas nakakaalam na. Kung gusto nyo gawin mag-isa, wala namang problema, pero yung point ko is mas magiging madaling gawin ang isang bagay pag mayroon kang teacher. Parang ano lang, kaya nga tayo nag-aral dahil tinuturuan tayo ng teacher natin. So, yes. Pwede rin naman siguro na nagawin mo siya mag-isa, tapos compare natin kung pag nagpaturo ka, kung baka ganun din, mas malaki pa yung ginastos mo. So, at the same time, no, meron na tayong pinaka, siguro ngayon, hindi na lang yung dating traditional way of selling ang alam natin. No? At least ngayon, alam na natin. At ito pa, tanggap na ng Filipino dito sa Pilipinas. Tanggap na ng mga Pinoy ang online, ang e-commerce. So, ang mga Pilipino mahilig lang bumili online. So, dalawa lang yan. It's either you become a seller or you become just a buyer. So, pamili ka lang. Dalawa lang naman yan eh. Yes. Kahit paano, at least, hindi naman sinasabi no, na dito tayo lahat kayaman, but then again, ay ito paano makakurot tayo ng konting kita when it comes to e-commerce. Pwede ba daw mag paturo sa'yo, meron ka bang Facebook page o pwedeng contact detail na pwede mong ibahagi sa kanila
Nabuksan ko na yung Facebook page mo, pero eto naman, magpapaalam ako muna sa'yo kung pwede kong i-share screen. Okay lang po. Okay lang, okay lang. Ha, pero baka napilitan kita, ha? Dahil, ha? So, meron po siyang Facebook page. Hanapin nyo lang po ang Facebook page, EA Serrano. Pero makikita nyo, sa likod ng kanyang profile pic, eh, parang may kumpanya na. Ano yung pangalan nitong kumpanya? Ikaw na magsabi, EA. Nagtayo na po ako, bali, ng company dito sa Antipolo. So, nandito yung office ko ngayon. Meron akong yung Apex e-commerce solution. So, para siyang all-in-one e-commerce solution na. May sarili na rin akong rider in Metro Manila area. And yun nga po, para ko na siyang ginawang dropshipping. So, sa mga ibang mga tao na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, nasa Mindanao, na wala silang ganun kalapit na attachment when it comes to the suppliers. So, meron akong tinayong business na kung saan tumitater ko siya lahat. Kaya siya naging business solution. Kasi they can sell, and once na nakapagbenta sila via the platform that we're using, so kami na yung bahalang magpa-deliver, kami na yung bibili sa mga suppliers ng products and everything. So we do it all. We also teach them how to create Facebook ads and everything. So it's from A to Z business. So ganun po yung pwede natin i-share. EA Serrano, thank you very much. Ha? Konting painit. Hanapin nyo po, EA Serrano, Facebook page. Pag nakita nyo yun sa likod, Apex, yun na po yun. Pwede kayong magpaturo, magpatulong kay EA Serrano. EA Serrano, thank you very much. Good luck in future endeavors. More blessings, more success. Maraming salamat din, sir. Thank you. Ito po ang Peaceabilities here in CBRC.TV. Maraming salamat.